Ito pala yung gusto niyang ano, pakita sa inyo bago niya takpan. May ginagawa siya. Habang ginagawa ko yung ano doon, yung garlic dun sa kabilang area. Ito, yan sa area na yan. May ginagawa siya naman dito sa kabila. Kita ko sa inyo yung ginagawa niya dito sa area to. Sabi niya, ito yung ano, ito yung mga nabili niya mga ano, mga bulaklak naman for spring. Ito, naalala niyo yung isang barrel. Ito yung barrel na yan. Ito yung ginawa niya. Pakita ko sa inyo. Ayan daw. Ito yung nabili niya sa Home Depot na ano, na sale ng mga bulb. Ito yung isa, pakita ko sa inyo. Ganda nung nabili niya. Oh. Ito yung Tulip Parrot Magic. Ito yung itsura niya. So, ito daw sa buong gilid niya. Sa gilid niya, puro ano yan. Puro Tulip Parrot Magic yan. So, dalawang ano yan. Dalawang lalagyan. So, ito na, mat na naman tayo. 12 plus 12 o 24 yan. Ano? Tapos noon yung sa loob. Sa loob naman, ito yung nilagay niya. Tulip Purple Reflection Mix. 35. So, dalawang ganito. Yan, 35 plus 35, 70. Plus 12 plus 12, 24. Nox! Galing! Pakocompute! So, 94 yung mga yan. So, yun ang gagawin niya. So, inikot lang niya yung buong gilid daw. Yan yung parrot. Tapos nun yung gitna yung purple na tulip. Ito lang gagamitin niya ano, analagin na niya ng bulb fuel. So, makita natin ito, pakita ko sa inyo next spring kung ano magiging itsura. Pero mukhang maganda yan, ang dami niya, no? So, dyan lahat yan, puro tulips. So, okay. So, Dre, welcome sa ating Likod Bahay Vlog. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at wala kayong sakit. Magandang hapon sa inyo. Ay, musta naman? Anong balita? Long time no see. So, ayun, magandang panahon ngayon. Umaraw na naman ulit. So, ngayong araw na to, ang plano natin ay mag-ano tayo. Tayo ay magtanim ng... Ay, kailangan natin maglinis pala. So, yung palang gagawin natin. Kaya tayo ngayon ay nandito. Pakita ko muna sa inyo yung ano. Bago natin linisin yung mga yan, yung area na yan. Pakita ko muna sa inyo yung mga ginagawa na niya. Saka yung mga tinanggal na niya ng mga dahlia tubers. Saka yung ranunculus na pinatuyo niya. Alala niyo yung dahlia na galing sa seed. Ito na siya. Ito na yung tubers. Oh. Tingnan niyo. Oh. Dali. Oh. Ito na yung tubers na dahlia na yan. Ang dami. Oh. So, maliit pa siya. Rainbow dahlia. So, i-keep lang natin to for now. Lalaki pa to, tatanim uli natin to ng ganito. May sinasabi sila na ano ba yun, yung may eye, pero di-divide-divide mo, pero sobrang liit niya. So, tanim ko na lang ulit to next season para lumaki pa siya ulit. So, ito yung example lang na para makita nyo na effective yung pagtatanim ng seeds. Pero matagal nga lang, eh kung bibilhin mo to, ito na tubers na medyo mahal talaga siya. Pero ito pa yung mga hukay natin ha, oh. Kaya pa, oh. So, kain pa natin yan. Tapos ito, plano pa niyang lagyan ng mga bulaklak yan. Pakita ko sa inyo yung mga nabili pa niya. Ha? Teka lang ha. So, ito pa yung mga nabili niya. Ito na ano yan. Isang klase ng tulip. Hindi ko alam kung saan niya ilalagay. Pero papakita ko sa inyo once na makadeside na dyan kung saan niya ilalagay yan. Ito yung blushing apple dorn. Saka ito naman yung angelic. Tingnan yung itsura. Oh. Ayan. So, yan. Ito naman yung hyacinth na tagal-tagal na yung mag-grow sa Texas, hindi kami successful. So hopefully, yung pangarap niya na magkaroon ng ganyang magandang halaman o tumubo ngayong spring. So naman yun, alam niyo yung allium na ano, na malaki. Ito naman ngayon na wild about mix na allium. So iba-ibang kulay. So para lang siyang ano, para siyang sibuyas. Ayan o. So yan, hindi ko alam kung saan niya ilalagay yan. Pero mukhang itong era na to, ito yung mga bulaklak niya. Hopefully. Tapos naralan niya yung mga yan. Yan yung kanyang mga, ano nga ba to? Pini yan. So, kikip natin din. Yung mga ginagawa na niya. Ito si Bear. Pakita ko muna sa inyo yung mga nilagay niya. Na naralan niyo meron tayong allium na malaki na gustong gusto ng mga bees. So, kumuha uli siya niyan. Ito na siya. Yan. So, 6 per pot. So, malalaki na mga ganito kataas. Gustong gusto ng mga bees yan. Para lang makita niyo kung ano yung ginawa niya. Ito yung itsura niya ha. Ito yung mga binili niya. Oh. So lahat ito, Dre, ay sale to sa Home Depot na nakuha namin. So nag-iintay lang talaga kami ng mga sale. Plus, dahil nalala ko nung nasa Texas kami, hindi kami makapagpatubo ng mga ganyan. Dito nakapagpatubo kami last season ng isang piraso, tinira lang natin. So ngayon kumuha na siya kasi tumutubo naman eh. So ito na yung ginagawa niya ngayon. Ito na siya. Ito naman yung allium pa rin to ang gagawin niya. So pakita ko lang sa inyo yung ginagawa niya. 8 inches daw, so mag-work naman yan. So ito lang ulit. Bulb ulit ang gagawin natin. Yan lang. Minix na niya yan. So ilalagay na niya ngayon. 6 bawat ano. So para lang makita niyo, kukuhingil ako ng isa. Ito siya. Oh. So ito yung sa ilalim. Pagtatanim niya, ganyan lang siya. Yan lang siya. Oh. Yan. Oh. Yun. Doon.
Parang ako lang nagtanim eh, no? Ayan, no? Ayan, 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 no? Next! Okay. Siya yan. Ayun. Ayan. So, tapos lalatakpan na yun ng lupa yan. Buhagag ulit ng lupa. Ayan lang. Ito pa pala yung nakita niya. Oh. Ito yung ano, yan o, oh, galing sa seed yan o. Oh. Yan yung dahlia natin, dahlia na unwins. Ayan. So yan ulit, for next season, itatanim mo lang uli yan. Ang ganyan. Mm-hmm. Tapos tutubo na siya, so sana lumaki pa siya. So nakalagay lang siya sa tray, pakita ko sa ito na. So na yung pinatoy yung ano, pinatoy yung ranunculus. From last season to, na ang ginawa namin, hindi namin ano, hindi namin pinutol yung mga bulaklak. So, nag-multiply siya. Dumami siya lalo. Ito naman yung mga dahlia na ano, tinatanggal niya. Okay. So, pakita ko na sa inyo yung gagawin natin. Ito na yung gagawin natin. Ay, naku, grabe. Ito. Kailangan ko ng linisin to. Yan, kasi gusto yung taniman yan. Dami niya pinapagawa. Okay. Ito rin tatanggalin niya yan. Yan yung mga halaman. Kailangan ko tanggalin din yan. Ito may tumubo ng ranunculus. O, iwan na natin yan dyan. Ito, tapos bibigay ko sa kanya to. Kasi ito, ilalagyan niya ng alim naman to. Saka kung ano pang gusto niyang ilagay. So yun ang ating gagawin. Bibigay ko lang sa kanya yan muna. No, para lang malinis na natin. Okay. Progress para lang makita nyo. Ito minimix ko lang ng perlite. Ito ay nalagyan na ng ano, ng hyacinth. Papakita ko lang sa inyo ginagawa ni Commander. Namix ko na rin yan. So, nalinis ko na rin. So, ito yung ilalagay niya. Para lang makita niya, ha? Ito. Yan. Yung hyacinth yan. Okay. All in one mix. Spring blooming. So, iba-ibang kulay yan. Tingnan natin para na nakaayos na. Tapos, ang nangangano ko, yung lalagay natin na yung may mix na. Hindi ito, ito. Telling dyan. Kasi ayusin ko pa isa. Tatakpan lang ni Commander yan. Tapos ayusin ko na ng uli yung pakalawa. Tapos para siya lagyan ng ano, ng label. Ito. Ito. Ayan lang siya. So, talagang buhagag yung lupa. Perlite lang yung gamit natin. Sa areang ito, kasi kailangan nagda-drain yung soil kasi laging umuulan. Pero kung nasa Texas kayo o nasa dry area, Arizona, Florida, so gamitin yung ivermiculite. Ha? So, para nagre-retain naman ng moisture yun. Okay. Yung vermiculite naman, nabibili lang yun. Yung vermiculite, ang kukunin nyo ay yung coarse, hindi yung fine. Ayan siya. Halo lang ng halo. Mix lang natin siya. Ayan, okay na siya. Ayusin ko na lang siya ulit. Hindi ko alam kung ano ilalagay na dito. Okay naman yung strawberry swirl. Ayan siya. Ito na nga, nakapats lang itong mga to kasi panlagay natin sa harapan pagka ano, sa spring. Dalawang strawberry swirl yan. Tapos lagyan natin ang pangalan na lang. Tapos pahinga na muna tayo. Pero ito na yung natapos natin, meron tayo dyan. Ito wala pa to. Kinulang tayo pag nag-sale ulit, kukuha ulit tayo. Ito na yung hyacinth na ginawa natin, nandiyan nakapalibot. Ito ay empty pa. Ito yung ginawa niya, strawberry swirl saka blushing apple dorn. Tama ba yung sabi ko? Yun. Saka ito naman yung hyacinth din. Ito kompleto na to. Ito yung parrot. Ito punong-puno. Parrot magic yan. Punong-puno yan. Ayan. So, hindi pa tayo tapos. Kailangan ayusin ko pa to. Siguro kailangan kong ilipat na rin ito. Huhukayin ko na lahat itong strawberries na to. Kasi para
bulaklak na lang niya to. Hanapan ko ito na lalagyan. Ayan. Pero all in all, nakatapos tayo kahit paano. Ito naman yung parrot magic. Kailangan pati maglinis. Akala ko tapos na tayo. Ito pang isang dali pala. Kailangan ko pa itong ilagay. Ayan. Lalagay ko sa loob. Okay, so yun muna. Ito, hindi pa natapos to. Next time na lang. Dito tayo nag-transplant, nagbawas tayo ng mga pots natin na may lamang ano, dahlia. So sabi ni Commander, mabubulok pala talaga dito yung ano, yung mga bulbs pagka hindi natin in-uproot yung mga dahlia na yan. Ito pa, medyo kinabi na tayo. Hindi ko pa natapos to. Ito to be continued na lang, yung mga yan. Pagkatapos noon, marami pa tayo ibang aayusin pa rin. Pero marami naman tayo natapos ngayong araw na to sa mga tanim niya. Ito pa, wala pang laman yan. Kailangan ayusin ko na rin yan. Pero kahit pa paano, medyo magulo pa. Pero ganun talaga eh. So ayus natin yan. Tapos yung mga ano, yung punong yan. Oh, yung puno ng pear na lalagay yung mga dahon. Tama-tama kailangan natin yung mga dahon na yun. Ililipat ko lang sa mga garden beds natin para dagdag nitrogen, nutrients yan. Ayun, saka yung mga dahon na yun, kailangan ko maglinis. Ayun. Dahil pa natin gagawin, pero yun muna ngayon, gabi na. Kailangan natin maghapunan. So yun muna for now, pero anayin pa natin gagawin sa next video. Maglilinis-linis ulit tayo sa next vlog natin siguro. Pero at least, natakal natin yung mga tanim na gusto niyang itanim. Nalinis ko na yung dapat linisin na gusto niyang palinis sa atin. Pero hindi lang natin na natapos yung pagtatanim. So yun pa yung kailangan. Tapos nun, siguro kailangan i-update ko kayo pala para ano, para makita niyo yung ginawa natin. Sa next video siguro i-update ko kayo kung ano na itsura nung ano, nung ating ano, mamunting likod bahay. Kailangan pang maglinis kasi kung makita nyo, Andre, oh, nakalabas na yung mga, nakita yung mga itim na yan. Yan. Saka yung nandito, yan yung mga ano, yan yung mga fabric, lawn fabric natin. Pag tumatakbo yung mga aso, so kailangan ayusin ko yung mga yan din. Tapos nakapagbulot din ako ng mga ano, ng mga damo. Dami rin natapos na yan. So, ayun. Sa next video, update ko kayo sa mga ginawa natin pala. Marami tayong, para at least makita nyo lang yung mga pagbabago ulit. Na kasi mag-winter na naman, so dormant na naman itong mga tulat, mamatay lahat yan. So kailangan i-clip ko na lahat ng mga dahon, pati yung mga ano, pati yung mga bulaklak natin ng mga hydrangea ni Commander. Kailangan ko na i-clip yan. Tapos next, ano, nakita nyo yung rose na yan, bush na rin yan, kailangan ko dati i-clip din yan. Babuwasan ko rin yan, dami natin babaguhin. Ingay ng mga aso. Ayun. Ayun. So yun, tapos na maglilinis-linis tayo. Ayun muna. Maraming salamat sa pagsubaybay dito sa ating Mumunting Likod Bahay Vlog. Kung nagustuhan niyo ang content ng video na to at nakatulong sa inyo para sa gardening, pakonsider naman na mag-subscribe, palike na rin, pahit ng notification bell. Ayun, so stress-free lang tayo. Relax lang. Kung meron kayong ano, comment at may mga tanong kayo, di comment down below para ano lang, para masagot natin. Ano. So hanggang sa muli, maraming salamat muli. At dyan sa mga kababayan ko sa Pilipinas, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, wala kayong sakit. So hanggang muna, maraming salamat muli. Ang dami kong pasasalamat, no? Diretso lang. Okay, hanggang sa muli. Dere, ano kapunan?